Sir, other matters. Nasa inyo na daw yung impeachment complaint against Vice President. Dalawa na po yun. Dalawa, pinag-aaralan natin mabuti. Ano? Dahil ayoko naman na basta na lang tira tayo ng tira. Tapos wala namang ano, wala namang substance. No? So kaya pinag-aaralan pa rin natin. Sir, may kay Ombudsman. Pero sir, are you inclined po? Are you inclined to still push through with your plan to file an impeachment complaint po against the Vice President? Wala naman akong sinasabi na ano na talagang magpa-file ako. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya sabi ko noon, pag-aaralan ko. Mm-hmm. Oh. Ngayon kung meron namang substance, bakit hindi? Diba? Kaya kagaya ng sinabi ko noon, if there is substance and it can definitely stand in an impeachment trial, so pwedeng i-consider. Sir, how about the impeachment complaint against Ombudsman Conchita Carpio Morales? I heard the VAC is also asking you to endorse it also. Totoo yan, pinapa-endorso nila sa akin. Kaya lang, sabi ko nga, pag-aaralan ko rin yan mabuti. Mm-hmm. Sir, may comment? No, ang sabi ko nga, ni-refer ko rin sa ano sa Committee on Justice para i-evaluate din nila. No? Kung ano ba, kung talaga ba ang kailangan nating i-endorso yan o hindi. So, mahirap naman kung ako lang, di ba? Hindi naman siguro possible yun. Sir, kakayanin ba if ever, halimbawa, tatlong impeachment complaint yung ipa-file? Definitely not. Mahirapan tayo. Kasi dapat nating alalahanin na end of the month ay recess na yung Congress. So, balik natin sa SONA na. Tapos pagpasok ng SONA ay yung budget hearing naman. So, yan ay tatakbo hanggang November siguro yan bago ma-approve yung ano yung budget. So, wala na rin tayong medyo kakapusin tayo sa panahon. So, anong priority, sir? Dun sa, anong magiging priority, sir? Saan? Dun sa tatlong impeachment complaint. Well, yung unang na-file na impeachment against the president, kailangan i-tackle na siguro yun. Sa, kasi na-refer na yun sa Committee on Justice. So, dapat the Committee on Justice must act on it.